Yo, what's up everyone? It's Butangi Buddy here at SBT. At ngayon guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe now and click that notification bell. Malaking tulong yan para sa akin guys. And ngayon, magre-review tayo ng Windows 11. Maganda nga ba to siya? Or worth it nga ba na maggamit ka ng Windows 11? Mahina ba siya? Katulad ng Windows 7? Or ganun? Well guys, malalaman mo sa review na to. Just comment down below kung meron kang tanong, any na tanong, or ano, shout out. Well, so yun lang. Let's go. So ayun guys, na-open mo na yung PC mo, makikita mo itong Windows 11 na nagwe-welcome sa'yo. Hi! Ang ganda ko, sabi niya. Joke lang. Ayun guys, welcome back to this channel and I am so thankful na nandito ka nanonood. So ngayon, let's start. So mag-right click tayo dito, makikita natin na merong refresh option. So yun talaga yung kadalasang ginagawa ng mga user. Eto, yung refresh. Open mo ng refresh kasi gusto mo mag-refresh. Pag open mo, pag right click mo, ito yung nag-pop up. Parang isang welcome na parang na-amaze ka sa ganda niya. Kasi yung gilid, mapapansin mo na rounded silang lahat. And then, yung background niya, di ba, white siya, di ba? Kalook-alike talaga sila ng Apple or yung Mac OS. Dito naman sa baba, makikita natin tong taskbar. So, ito yung kadalasang gamit natin, di ba? Sa pang-araw-araw na gamit natin si Windows. Mapapansin mo, di ba, na naka-centered yan. So, parang talagang naka-Apple ka kasi na-centered na yung taskbar. Minsan kasi parang nalilito kasi matagal natin gamit yung Windows 10. Yung Windows 10, yung taskbar na ni Windows 10 is nasa gilid. So, don't worry guys kasi pwedeng-pwede mo yung palitan. Just right-click here, dito sa blank portion na ito. Just right-click there and then taskbar settings and then dito sa taas may taskbar alignment. So, pwede mo yung i-adjust dito sa left side. So, ngayon, ang gagamitin ko muna is yung centered. Siyempre, sulitin natin itong bago na ipinilabas ni Microsoft. Dito naman sa start menu, itong square, apat na square, para talaga siyang Windows, o Windows na nasa bahay ninyo. Click mo yan, then makikita mo to. Ito yung bagong look. So, magkaiba talaga sila ni Windows 10. And ngayon naman, dito sa app options, dito lahat makikita yung mga na-installed mong application. Pag ni-back mo naman, dito sa recommended option, ito yung ginamit mo before, yung parang quick access or parang history. So, pag i-click mo yung more, makikita mo pa ulit yun. And sa gilid, makikita mo yung anong oras mo yung na-open, diba? So, napakaganda. Then, before I forget to tell you, this search button here is napakaganda din. Kasi, like for example, pag mag-research ka, mabilis na siya. Dalawang type ko pa lang lumabas na si Google, diba? Hindi siya the same sa Windows 10. So, sobrang bilis niya. Then, meron din ako nakitang review na gumagamit siya ng laptop, tapos Windows 10 siya dati, tapos 4GB yung RAM niya. Pag-upgrade niya dun sa Windows 11, parang na-amaze siya kasi napakabilis daw, sabi. Itong Windows 11 ko is unang release to. Paglabas nito, ito na, parang ito yung pinakaunang version ng Windows 11. Hindi ko talaga siya na-update into latest. Ito lang talaga makikita ninyo ngayon. Itong sa gilid dito guys is yung Windows. Pwede kang gumamit ng shortcut, itong Windows then Tab. Pwede kang mag-switch ng ibang desktop. So like, pwede kang mag-create ng bagong desktop. For example, mag-open tayo ng desktop number 2. So lahat ng application is closed and yung parang mag-open ka ulit. Parang bagong computer mo na. Ganon yun siya. So balik ulit tayo dito sa desktop 1. Now ngayon guys, mag-open tayo ng application. Dito si, ano, si File Manager. Yung mga icons niya is nag-iba na rin. Hindi na siya the same doon sa, bali parang meron din siyang kasalungat doon sa Windows 10. Pero, talagang iba na talaga yung icon niya. Diba? Dito makikita ninyo, iba na siya. Then, I said na mag-open tayo ng maraming application. Huwag lang itong Chrome kasi andyan yung credentials ko. Charot. So ngayon guys, i-hover mo yung mouse cursor mo dun sa maximize or sa minimize option. Ayan, sa mga nagmo-multitasking yan, ito, magagamit mo to. Like for example, gamitin mo tong 4 square dito sa baba. So i-click mo yan, ayan. Then, parang bibigyan ka ng option na saan i-organize mo lahat ng naka-open na application. So ganun siya kaganda guys. Like gusto mo nung dalawa lang, yan. Diba? So yun, automatic. Matik na siya. Parang pinagaan lang yung buhay mo. Now, punta tayo sa Teams. Punta ka lang, right click ka lang dito, tapos punta ka sa personalize. Yin. So, punta ka sa Teams. And then, punta ka sa color. And then, choose color.
So click mo yung dark, 'di ba? Dark na siya. So yan yung hinahanap ko kasi masakit masyado sa mata yung ano, yung light. Then pwede kang mag-choose dito kasi meron naman talaga siyang themes. And then kung gusto mo pang mag-add up ng another themes, you can download it sa Microsoft Store. So yun lang kadali, guys. Na-excite na ba kayo? Well, kung hindi pa kayo nakapag-try, i-try niyo na. And actually, guys, meron pong website na kung saan pwede kang mag-download ng mga program na kung saan pwedeng-pwede mong gamitin as tweaks dito sa Windows 11. Like for example, papakita ko sa inyo ha. Nakapag-install na kasi ako eh. Ito yung taskbar 11. Pag open mo yan, meron kang option. So, pwede kang maging transparent. Yan. So, di ba transparent na yung taskbar natin. Marami kang option na pwede mong pagpipilian dito. Just comment down below kung paano ko siya dinownload and paano ko siya ininstall. Kasi gagawa ako ng video. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel na to, please subscribe kasi napansin ko na most of my viewers are not subscribed. So, konting tulong lang yan. So, that's it for now. Thank you for watching and I hope you like this video. And click that notification bell and subscribe. Sorry, nauna yung notification.